สวัสดีครับ Yes Touchdown Bangkok Thailand Ito ang next destination natin mga kabatman ang pinaka-populated na city sa Thailand na mayroon na 8.2 million people. Ang siyudad na to ay kilala rin sa tawag na Krung Thep Maha Nakhon. Sa Suvarnabhumi Airport pa lang, hinding-hindi mo pipigilan na mag-selfie. Kaya, ilabas na ang mga kamera. Posing dito, posing doon. Hindi naman obvious na hindi kami nagsasawa sa mga pagmumukha namin, ano? Ito ang tinatawag na tuk-tuk mga kabatman. Just imagine ang pinalaking version ng tricycle ng mga Pinoy. Ito na yun. Tuk-tuk. Tuk-tuk tip number 1. Kung sasakay ka ng tuk-tuk, makipagtawaran ka sa presyo ng pamasahe. Na, sanay na sanay naman tayo mga Pinoy dyan. Kadalasan kasi na mataas sumingil ang mga tuk-tuk driver sa mga turista. Huwag kang papahalata na paengot-engot ka rin minsan. Pagkatapos sumakay ng tricycle, este ng tuk-tuk, pumunta naman tayo sa mga sikat na Elephant Park. Highlight dito, ang Round Trip Elephant Ride. Welcome to Chang Pua Camp. At kung hindi ka pa nakakasakay ng elepante, madali lang naman i-explica kung ano ang pakiramdam. Isipin mo na lang na nakasakay ka sa isang kalabaw at ang kalabaw ay nakasakay naman sa ibabaw ng bus na mabagal umusad dahil sa traffic sa EDSA. Oh, alam nyo na ngayon ang pakiramdam pag sumakay ka sa isang elepante. Elepante tip number 2. Kumapit kang mabuti, baka biglang mangati yung elepante. Mayroong mga kwelang kutsero kagaya ni Manong. Nice posing and nice smile. Meron din namang malungkot at mukhang nalaglagan ng pera kanina. Kasama sa turong pagdaan ng mga elepante sa man-made river na ito. Kumapit kang mabuti ha, mukhang mabaho ang tubig. Hindi kasama sa package ang floating market tour. Kinakailangan pa namin magbayad ng extra para magawa namin to. Pero okay lang yan. Wala namang nag-i-enjoy ang lahat. Sa wakas, nakapamangka na rin ako sa Pasig River.
At hindi ko makakalimutan ang pagsakay namin sa bangkang disagawa na ito. Paano ba naman? Mga 3 beses yata kami muntik na magkaob. First timer yata itong bangkero namin eh. First time mo, te? Floating market, tip number 3. Di hamak na mas mahal at doble ang presyo ng mga bilihin sa ilog kumpara sa mga tindahan sa taas. Kaya kung ikaw ay on the budget, huwag basta bili ng bili, ha? Halos lahat ng mga Thai ay mga putis, kaya naman nagkalat ang mga nagkagandahan, naglalakihan, at matatayog ng mga Buddhist temple na ito. Kaya naman, isa ang mga ito sa mga tourist destination sa Thailand. At hindi papahuli sa listahan ang ubod ng sarap at ubod rin ng anghang ng mga pagkain ng Thailand. Guess what's this, mga kabatman? Ito ang Pad Thai. Alam nyo ba na ito ang national food ng Thailand? At ang tamang pronunciation nito ay Phat Thai. Phat Thai tayo dyan, mga kabatang. Marami na ang naging versyon ng Phat Thai sa pagdaan ng maraming panahon. Pero kadalasan, pinubuo ito ng shrimp, itlog, mani, konting asukal, tofu, at maninipis na noodles, toge, at kung ano-anong pampalasa. Sobrang dami ng mga Thai foods. Sa sobrang dami, konti pa lang ang natitikman ko sa mga ito. Kaya naman palagi kong naiisip na one day, I shall return Thailand. At huwag mong iismulin ang mga relaxing massage. Sa Bangkok pa lang, dikit-dikit na ang mga massage parlor na nagbibigay ng iba't ibang klase ng masahe. At hinding-hindi namin yan. Palalampasin! Skip muna ako, mga kabatman. Gusto ko rin magpamasahe. At bago ako magpaalam, iiwanan ko muli sa inyo ang tight trabaho, ipon, travel, enjoy YouTube.